Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see. Hello guys. Meron akong ibablog ngayon, isang 64 gig na tataka strontium. Nasira siya, hindi ko alam kung bakit. Doon lang siya nakakabit sa aking Android TV na siya yung parang pinakang migrate storage ng Android TV ko. Doon nasa-save yung mga pelikula, mga Android. Sa 1 year, hindi ko naman siya pinoformat, basta save lang ng save kasi malaki naman siya. At na-test ko na rin naman ito bago ko gamitin sa TV na true storage siya. Pero 64 gig siya, pero mga 60 gig lang yung maximum niya kasi yung malamang yung 4 gig ginamit ng patch file para sa patch system ng PAT32 or NTFS. Pero ito, pinormat ko as in expat para mag-migrate do sa Android TV ko na pinakang device storage niya kasi 16 gig lang yung TV ko. Ginawa ko siyang storage talaga doon. Pero last time, bigla siyang hindi binasa ng TV ko. Nakalagay USB corrupted. Tinaray kong i-reformat doon sa TV. Kahang lang siya ng 2%. Tapos may error code na hindi ko maintindihan. Tinaray ko yung kabit sa cellphone. At i-reformat doon. Null din. Ganun din yung sinasabi. Null. Pero binabasa naman siya. Try ko na siyang ikabit sa may PC. At tingnan doon ko na i-reformat. Binabasa naman siya. Kaso pag binubuksan ko yung drive, null din. Sinasabi wala daw drive. Ngayon, naghanap ako ng way kasi sayang din naman, original to, tsaka okay naman ang speed niya, talaga wala naman naging problema, kundi talaga napuno lang siguro siya. Kasi almost nasa 60 gig na yung laman niya. Halos pulang-pula na, halos MB na lang ang natitira, hindi ko nakuhang magbura. Siguro, nag-self-destruct siya para mag-format siya ng kanya, na-destruct, di ko alam. At hindi naman din siya nag-iinit. Nakahanap ako ng way para relative siya. Ngayon okay na siya pero hindi ko nakuha ng video o nung ano kung paano ko siya nabuo. Pero pinalas ko yung pinakang firmware niya. Bali 4 na IC yung firmware niya sa loob. Ang bawat isa ay 16 gig. Kaya siguro kung pagkasama-samahin natin yung 4 na yun abot niya talaga na 64 gig. Ito nga pala yung ito siya nung dati pa, nung okay pa siya na hindi pa siya napaplas ang firmware. Yung original firmware niya is SMI, ang manufacturer niya, ang chips niya. Tapos may yung control part number niya is SM3271AC1. Yan, may ISP siya. Na ang chips niya ay SanDisk. Ang total capacity ng SanDisk ay talagang 64 gig. Ito yung isang tinginan ng mga kung totoo talaga ang chipset na isang flash drive. Ngayon, nung ma-input ko siya, kinuha ko itong pagayad sa unang vlog ko kung paano mag-repair ng flash drive, kukunin mo yung control part number, yung SM3271C1, tapos hanapin mo yung tools niyan. Ito kasi yung pinakang firmware niya. Nung ma-download ko siya, nagamit ko itong tinatawag nilang Star SM3271 series. Na ang support niyan ay yung gantong mga control part number. Ngayon, kung binuksan mo siya, ito yung makikita natin. Madali lang naman, kaso medyo katagalan ng plus. Siguro dahil malaki yung firmware, gawa na 64 gig, umabot ako ng mga kulang 3 oras ang pagpa-plus. Hindi kayo maniwala, pero 3 oras talaga. Patunayan yan, ito siya yung 3 matapos yung finish plus niya. Ito siya guys, nung matapos yung i-plus, yan yung makikita nyo. Yung download si IDISP. Na tapos yung plus, nakikita nyo rito is 3 oras. 3 hours and 6 minutes. Siya kasi be-verify pa yan. Mga inabot ako ng 3 hours and 10 minutes. Ganong katagal ang pagpa-plus. Pero working naman nung maayos siya. Tapos nung maayos siya, binasa na yung pinakang ano niya. Nagkaroon na siya ng drive. Hindi na siya no-disk pag sinaksak mo sa PC. 62 gig yung pwede mong gamitin. Yan, 62.3 gig. Pero harto naman ako at papakita ko sa inyo at ibibigay ko sa inyo ang mga link ng tools at procedure na ginawa ko. Yung sunod na video at makikita nyo. Mga screenshot na lang to kasi medyo matagal eh. Hindi ko rin sigurado kung mabubuo pero success at nabuo naman.
Visit noinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe.